Welcome mga kasalos! Narito uli ang inyong Kuya Kasalo na magbibigay sa inyo ng isang recipe. Kakaibang recipe. Natiyak ako na magustuhan yung lahat. Ito ay ang Golden Crispy Fried Chicken with Homemade Gravy. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang aking mga subscribers. Hello sa inyong lahat! At sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe, like, share, at click ang bell button para sa mga update na videos. Tara mga kasalos, mag-umpisa na tayo. Ito ang mga kakailanganin nating sangkap. Asin, paminta, sibuyas, bawang, celery, carrots, toyo. Gagamitin tayo ng manok na pampahalo sa ating ginisa. Gagamitin tayo ng dahon ng laurel, star margarine, all-purpose flour, whiskey, chicken, at prawn crackers. Siyempre, hindi mawawala ang mantika at ang tubig. Una natin gagawin mga kasalos, magpakulo lang tayo ng tubig. At kapag kumulo na ang ating tubig, ilagay na natin yung mga ginayat nating mga sangkap katulad ng carrots, sibuyas, celery, toyo, at ang ating dahon ng laurel. Maglagay na rin tayo mga salos ng ating asin at ng ating paminta. Pag nalagay na natin mga kasalos ang lahat ng ating sangkap, ilagay na rin natin ang ating manok. Hayaan natin itong pakuluan ng 10 minuto. Takpan lang natin mga kasalos ang ating pinapakuluan ng madali itong maluto. Maaari natin baliktarin mga kasalos nang maluto rin ang kabilang side. Kapag sa tingin natin mga kasalos na okay na ang ating pinapakuluan, pwede na natin itong hanguin. Isalin lang natin sa isang strainer para tumulo ang mga katas nito at matuyo. Set aside lang natin ito mga kasalos at palamigin. So habang hinihintay natin lumamig ang ating manok, gagawa muna tayo ng isang homemade gravy. Maghiwa lang tayo ng ating mga gagamiting sangkap tulad ng sibuyas, bawang, carrots, at celery. Okay, magpainit lang tayo mga kasalos ng ating kawali. Kapag mainit na ang ating kawali mga kasalos, maglagay lang tayo ng margarine. Usually ginagamit ko dito butter, kaya lang wala ako ngayon, kaya pwede naman margarine muna. Hinaan lang natin ang apoy mga kasalos nang hindi masunog ang margarine. Kapag natunaw na ang margarine mga kasalos, ilagay na natin ang ating mga ginayat na gulay. Kasunod nito mga kasalos, ang dahon ng laurel, ang ating asin, at ang paminta. Ilagay na rin natin mga kasalos, ang buto ng manok na ating gagamitin pampalasa. Haluin lang natin itong mga kasalos at ilagay na rin natin ang ating whiskey. Wow! Grabing sarap! Ang bango-bango ng ating niluluto mga kasalos. At kung nandito lang kayo, malamang natakam na kayo sa amoy pa lang. Ang susunod natin gagawin mga kasalos, ilalagay na natin ang ating harina. Halu-haluin lang natin to mga kasalos nang mag-mix ang lahat ng ating likados. Ginagawa natin to mga kasalos para nang sa ganun ay maluto rin ang ating harina at makuha natin yung tamang kulay ng ating gravy. Kapag nahalo na natin ang lahat mga kasalos, ilagay na natin yung kaninang pinaglagaan natin sa manok.
Kapag nakuha na natin yung tamang kulay at tamang lapot ng ating niluluto, maaari na natin itong hanguin. Okay, mukhang luto na ang ating gravy sauce. Pwede na natin itong isalin sa ating strainer nang mahiwalay ang sauce at ang ating mga ricados. Salain lang natin ito mga kasalos ng 2 beses na maging pino ang ating gravy. Okay, ngayon naman ang gagawin natin mga kasalos. Magluluto tayo ng prawn cracker. Magpainit lang tayo ng mantika sa ating kaserola mga kasalos. At kapag nakakatiyak na tayo na mainit na ang ating mantika, ibuhos natin ang ating propek o yung prawn cracker. Ang susunod natin gagawin mga kasalos, ipiprito na natin ang ating manok. Ilagay lang natin ang ating manok sa mainit na mantika. Alalayan lang natin mga kasalos ang pagprito nito nang hindi tayo masunugan ng niluluto.
baliktarin lang natin mga kasalos ang niluluto natin, ha? Lagi natin titignan nang hindi ito masunog. Kung nagustuhan nyo ang video na to, mga kasalos, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Like, share, at click ang bell button para sa mga update na videos. Maraming salamat, mga kasalos, and God bless you all.